Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Tayo po ay nakakaranas ngayon ng iba't ibang klase ng panahon. Mas madalas po na umuulan, kaya patuloy po tayong mag-iingat kung nasan po tayo. Kung kailangan po nating lumabas, ay huwag po nating kalimutan na magdala po ng payong. Sa mga ilang weeks po, ako po ay hindi nakapag lead ng devotion dahil meron po akong mga kailangang asikasuhin at ako po ay naging busy. Pero salamat sa Panginoon na ang ating pong gawain ay nagpapatuloy pa rin po. Tunay nga na ang Panginoon ay tapat sa ating lahat at patuloy na tinutugunan niya yung ating mga pangangailangan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga bagay na nararanasan natin. Ano ba ang mga nararanasan natin na nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Meron lang po akong maigling babasahin. Sabi po dito sa aking devotional, when Moses and the Israelites were trapped at the Red Sea, God brought them miraculously through. Yet, 2 months later, the Israelites were weary and tired of eating the same old food. They complained, "Why can't we be back in Egypt?" Did they truly want captivity again? No, they had simply forgotten God's faithfulness and felt pressured. So, nung time po na ang mga Israelita ay nailabas mula sa Ehipto, mula sa pagkakaalipin sa mga Egyptians, ay nagkaroon po sila ng pagrereklamo. Well, kung titingnan natin, naniniwala naman po tayo na hindi sila pinabayaan ng Panginoon noong mga panahon na sila ay inilabas mula sa bayan na nagpahirap po sa kanila. Pero dumating pa rin yung panahon na parang hindi na sila nasisiyahan sa kung ano yung pinoprovide ng Panginoon. In their frustration, they missed the lesson. So ito po yung pag-uusapan natin. Contentment is not the fulfillment of what one has. It is the realization of how much one already has. Kung ano na po yung meron tayo. Kung ano na po yung meron yung isang tao. Many people view happiness as a future state, something to achieve later when a certain goal is reached. So feeling natin minsan or mga tao na kapag nakuha na natin kung ano yung gusto nating ma-achieve, ayun na, contentment na yun dahil masaya tayo na nakuha natin yung inaasam-asam natin. Have you ever reached that goal only to find the happiness is short-lived? Panandalian lamang yung saya. Once you got what you thought you wanted, were you happy with it? Masaya ka ba nung nakuha na yung minimithi? Have you ever reached a goal only to find yourself already looking for something else to give you a sense of fulfillment? So naranasan na ba natin na parang na-reach natin yung goal pero parang may kulang? Parang meron pa rin tayong hinahanap. So sa buhay natin, isipin natin ano ba yung mga bagay na meron na tayo? Or ano ba yung mga bagay na nakita na natin sa buhay natin, natagpuan na natin sa buhay natin. Sabi po dito, contentment is sweet. Cultivate an appreciation for life just as it is. Sabi po dun sa ating pag-uusapan, sa Philippians chapter 4, verses 11 to 13. Sa Tagalog po ang babasahin ko, sabi po dito, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Madalas na po natin naririnig yung verse na yon na laging nako-quote,
kapag may nababasa tayo or naririnig tayo na sinasabi na I can do all things through Christ who gives me strength or through Christ who strengthens me. Mga kaibigan or mga kapatid, yung pong verse na yon ay hindi po tumutukoy sa mga bagay na hindi natin kayang gawin or kung mahina ka, sasabihin mo yung verse na yun na I can do all things through Christ who gives me strength. Wala naman pong mali doon or masama doon sa pag kinu-quote natin yun. Pero ang pinaka tinutukoy po doon ni Pablo nung sinasabi niya po yun na ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yung pong tinutukoy niya doon ay yung mga bagay na pinagdaanan niya noong mga panahon na yun na natutunan niya na maging kontento or natutunan niyang masiyahan sa kung ano ang meron sa kanya. Sabi po, ang meaning po ng contentment sa Tagalog ay kasiyahan. Or in English, it is a state of satisfaction or happiness or fulfillment na kontento. Kontento tayo kung ano yung meron tayo. So yun yung nais na ituro sa atin ni Pablo nung sinabi niya na sa verse 11, natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. So yung anumang kalagayan ba ang pwede nating makita doon? So yung hirap o sa ginhawa. So maraming panahon sa buhay ni Pablo na dumaan siya sa ganoon na hindi niya hinangad na magkaroon ng mga bagay na pawang imposible niyang makuha. So kung ano yung meron siya, nasisihan na siya or masaya na siya kung ano ang meron sa kanya. And then inulit po sa verse 12 na natutunan ko, sabi doon sa verse 12, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang bagay or anumang kalagayan. So ano ba yung kalagayan na pwede nating makita doon? Pwedeng sabi niya yung mabusog o magutom, managana o maghirap. Sa buhay natin, maraming panahon po na naranasan natin, minsan dumadaan tayo sa mga iba't ibang pagsubok. Sa amin po, nung kami po yung mga bata, pamaaga rin po kasi kaming nawalan ng ama. So, sa panahon na nagkasakit yung tatay namin, ay dumaan din po kami sa hirap ng buhay. Pero isa lang po yung lagi naming naririnig sa kay mama, kay Aling Lourdes, lagi niyang sinasabi na, learn to be content. Matuto tayong maging kontento sa kung ano yung meron sa atin. Kasi dahil sa pagkakasakit ng tatay namin, kailangan naming mag-adjust sa buhay. May mga panahon na mas kailangan bumili ng gamot or magpa-doktor kaysa kumain ng masarap na pagkain or lumabas para manood ng sine or mag-grocery, yung mga ganun. Kaya alam ko po sa akin pong personal na buhay na lumaki kami na nagkaroon kami ng contentment at isang malaking pasasalamat sa Panginoon na ginamit niya yung si Mama para hindi kami maghangad kung ano yung hindi namin kaya, na matuto kaming masiyahan or makontento sa kung ano ang meron. Ganun din po yung nais na ituro sa atin ni Pablo na sa kahit anong kalagayan or kalalagayan sa buhay, matuto tayong masiyahan. Hindi po mali na mangarap. Tama po yun na magkaroon tayo ng mga pangarap sa buhay, maging maayos ang buhay natin, umangat ang ating buhay. Pero hindi natin madalas alam kung ano ang mga bagay na pwedeng i-allow ng Panginoon na mangyari sa atin. So kagaya po ng mga Israelita na sila ay inialis dun sa bayan ng Egypt, kung saan sila ay pinahirapan, inalipin, at nung sila ay inilabas na ng Panginoon dun, naging malayo na sila dun sa bayan na yun, at pinrovide ng Panginoon ang kanilang pagkain, pero dumating pa din sa kanilang mga pag-uugali na parang hindi na sila nasisiyahan sa kung ano yung pinoprovide ng Panginoon. Naghanap pa sila ng ibang klase ng pagkain. Yun yung po yung mahirap na kapag
nasanay tayo na meron, naghahanap pa tayo. Wala naman pong mali doon, pero let's always remember na matuto tayong makontento or masiyahan kung ano ang nandaan. Kung ano ang ulam sa hapagkainan, huwag na tayong maghanap ng masarap kung yun yung kayang i-provide ng magulang natin. Kung ang Panginoon ay binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay, hindi naman po niya yun ipagdadamot eh. Pero ang sa ating nais na matutunan lamang dito sa salita ng Panginoon ay matuto tayong masiyahan sa kung ano yung ating meron. Kagaya nung sinabi ko po kanina, yung binasa ko na contentment is not the fulfillment of what one has. It is the realization of how much one already has. Kung ano na po yung meron tayo. So, sa verse 13, sinabi po doon, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, yung pagiging kontento, magagawa po natin yun dahil sa Panginoon. Ito po ay hindi sinabi ni Pablo dahil mahina siya na gumawa ng mga bagay na physical, ganyan. Pero ito po ay tumutukoy. Yung verse 13 po na I can do all things through Christ who gives me strength, yun po ay tumutukoy sa pagpapasalamat ni Pablo sa Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, everything that pleases the Lord. Magagawa niya yun dahil sa lakas na kaloob sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Everything, lahat ng mga bagay na matanggap-tanggap sa Panginoon ay kaya niyang gawin through Him. So, sino ba yung Him or sino ba si Kristo? Yun po yung ating Diyos na buhay, na meron tayong union sa Kanya. Meron tayong pakikipag-isa. Union with our living and exalted Christ is the secret of being content. So, kung meron tayong malinaw na pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, ay matututunan nating maging kontento or matututunan nating masiyahan sa kung ano ang meron sa atin. Sabi nga po dun sa Ephesians 3, verses 16 and 17, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being so that Christ may dwell in your hearts through faith. Kaya po, salamat sa Panginoon na itinuturo niya sa atin na huwag tayong maghangad ng hindi natin kaya. Pwede tayong mangarap, pwede tayong managinip na gusto nating maging maayos yung buhay natin someday, na sino ba naman po ang hindi gustuhin na maging maayos ang buhay. Pero hayaan natin na ang Panginoon ay i-allow sa atin na dumaan tayo sa mga period kung saan matetest yung contentment sa ating buhay. Kung ano po yung meron tayo, wag po tayong magreklamo. Wag na po tayong magsabi na kulang. Kasi yun lang yung pinrovide ng Panginoon. Ibig sabihin, that is what is best for us. Lalo at ang Panginoon talaga yung kumikilo sa ating buhay. So, telling the verse or speaking the verse, I can do all things or I can do everything through Him who gives me strength, ito po ay tumutukoy dun sa natutunan natin or natutunan ni Pablo na masiyahan sa kung ano ang meron siya. So, kahit anong kalagayan, mahirap o maginhawa man, nabubusog or nagugutom, masagana or mahirap, lahat ng yon sa mga panahon ng buhay natin, tayo po ay matutong maging kontento. Patuloy po nating panalangin sa Panginoon ang lahat ng bagay na tinuturo niya sa atin na makaya nating i-apply sa ating mga buhay. Maraming salamat po. Tayo po ay sama-samang manalangin. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon sapagkat marami po ang sa time na to ngayon, ang nagkakasakit, ang mga may sakit, ang dumadaan sa iba't ibang mga problema sa buhay. Lahat po tayo may mga pinagdadaanan, pero tapat ang Panginoon, kaya niya tayong tulungan, maging matatag pa rin po tayo, maging bukas tayo sa kung ano ang nais na ituro sa atin ng Panginoon. Lahat ng bagay ay
nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating mga pinagdadaanan, kung ano man po yung ating mga ginagawa, mga ginawa or gagawin. Alam ng Panginoon yun. Kaya kahit ano po yung ating nararanasan sa mga panahon na ito, ay patuloy pa rin nating idulog sa Panginoon kung tayo ay nanghihina, kung tayo ay frustrated, kung tayo ay malungkot, masaya, meron tayong mga iniisip na malalalim na bagay, sa Panginoon lang natin lahat yung ipagkatiwala at siya ang magre-reveal kung ano ang dapat nating gawin sa tulong lahat yun ng Panginoon at ng kanyang banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy na siyang nagpapaalala sa amin na maging maayos ang aming pagtingin sa buhay, na palagi kaming magtiwala, Panginoon, sa inyo. Totoo, Panginoon, mahirap ang buhay ngayon, kaya marami sa amin marahil ay naghahangad na mas maging maayos pa ang buhay namin. Yun po ay pangarap ng marami. Pero kung sa mga panahon minsan na hinahayaan mo kaming dumaan sa iba't ibang pagsubok, Panginoon, tulungan mo kami na maging kontento kung ano po ang meron kami. Maraming salamat po sa challenge na ito, Panginoon. Although hindi madali para sa ilan, Panginoon, na mag-adjust sa buhay, pero salamat dahil meron kang kayang gawin para kami ay mabago. Patawarin mo kami sa mga panahon na kami ay nagkakamali, nagkakasala o nakakabigay ng sakit sa inyong kalooban, Panginoon. We are not perfect, Lord God. At alam namin po yun, Panginoon, lang bawat sa isa sa amin ay nagkakasala. Patawarin mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na maisip namin kung ano ang mga pagkakamali na aming ginawa, o ano po yung mga kailangan naming matutunan sa buhay. At sa pamamagitan po ng aral na aming narinig, na kami ay matutong masiyahan sa kung anong meron kami, Panginoon. Lahat kami ay turuan at tulungan mo, Panginoon, na maunawaan ang salita mong ito, Panginoon. Ang kapahayagan ng iyong mga salita, Panginoon. Alam namin na hindi mo naman talaga kami iiwan, hindi mo kami papabayaan. Kaya patuloy lang kaming magtiwala, manalig at manampalataya sa inyo at sa kakayahan mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy pa rin namin dinudulog sa inyo ang mga may karamdaman, Panginoon. Patuloy na hipuin mo sila at pagalingin, palakasin at ibigay ang anumang mga pangangailangan na kailangan nila sa kanilang pag-medication, sa kanilang pagpapa-ospital, sa kanilang mga pagpapadoktor. Panginoon, ikaw po ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan nilang pinansyal. Patuloy nyo rin pong i-comfort ang mga manghihina, ang mga nalulungkot, ang mga nasasaktan, Panginoon. Every one of us ay maaaring dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Pero ikaw lamang ang aming lakas na pwede naming puntahan, Panginoon, kapag kami ay mahina. And Lord God, please ingatan mo ang bawat isa po sa amin sa patuloy ng pakikipaglaban pa rin ng aming bayan sa COVID-19. Hindi pa rin po tapos, Panginoon. Marami pa rin pong nagkakasakit at mas nadadagdagan pa yung Delta variant. Lord God, please tulungan niyo po ang aming mundo, ang bansa. Ito ay iyong nilikha, Panginoon. Tulungan mo ang iyong mga anak na mapagtagumpayan na ang labang ito, Panginoon. Ang mga nagpapabakuna, tulungan mo po na hindi po sila makaramdam ng anumang mga side effects na mahihirapan sila. At sa mga iba pa, Panginoon, na hindi pa po na-vaccine or nagpapavaccine, Lord God, provide nyo po yung paraan or yung panahon na ang lahat po sa amin ay makapagpabakuna po, Panginoon. At salamat po sa mga health workers, na sa wisdom na binibigay mo sa kanilang lahat, sa mga gumagawa ng mga gamot o bakuna, Panginoon, para maibsan yung problemang ito, Panginoon, sa COVID-19 at sa iba't iba pang mga virus, Panginoon. And not just COVID-19, but also dun sa iba pang mga sakit na pwedeng makuha ngayong mga panahon na to, na sobrang ulan, minsan mainit, minsan napakalakas ng ulan, ilang araw or halos buong linggo na, Panginoon, na nag-uulan. Marami pong sa aming mga kababayan ang nasalanta, ang naapektuhan, Panginoon. I-provide mo ang lahat ng pangangailangan ng aming sambayanan, Panginoon. At sa lahat po ng paghahanda na ginagawa ng aming gobyerno para po matulungan ang aming mga kababayan, tulungan niyo po sila na maging
mabuti at tapat sa kanilang paglilingkod at sa pagbibigay ng mga tulong, Panginoon. Alisin mo ang mga korupsyon, alisin mo ang kasinungalingan, alisin mo, Panginoon, ang paghihiwa-hiwalay ng kanilang mga isip na siyang nagiging daan para ang mga mamamayang Pilipino ay magkahiwa-hiwalay din ng ang paniniwala. Nawa, Panginoon, ay lahat kami makita namin kung ano po yung plano at yung ginagawa mo sa aming bansa, Panginoon. Whether sa presidente namin, sa mga iba't ibang problema ng bansa namin, sa mga iba't ibang opisyal ng aming bansa, o sa anumang mga problemang dinadaanan ng aming bayan, Panginoon, alam namin, you are in control of everything, Panginoon. Kaya hindi kami dapat nagagalit sa mga bagay na nakikita namin sapagkat alam po namin na kontrolado mo ang lahat ng ito. Ikaw pa rin, Panginoon, ang makapangyayari ng mga bagay na gugustuhin mo, Panginoon. And as we wait for the election next year, Panginoon, give us wisdom. Tulungan mo kami na makapagpili ng mga taong karapat-dapat sa mga posisyon na aming pupunuan, Panginoon. And Lord, patuloy na gabayan mo ang aming government, kung ano pa po yung mga huli nilang mga gagawin sa mga natitirang panahon ng kanilang sa administrasyong ito, Panginoon. Ikaw pa rin ang kumilos at pumagitna at siyang mag-control sa lahat ng bagay. Thank you, dear God. Patuloy na i-bless mo ang aming iglesia. Maraming pagsubok ang dumadaan sa aming iglesia, sa mga tao, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon. Patuloy na ikaw pa rin ang kumilos, Panginoon, at ibigay sa amin ang karunungan. Ibigay sa amin ang anumang mga bagay na nais mong matutunan namin, Panginoon. Lahat po kami ay naghahangad na kami ay maging maayos sa iyong harapan. Patuloy na pagbuklod-buklorin mo pa rin kami, Panginoon, at patuloy na i-bless mo ang aming iglesia kahit sa kabila ng kami ay mahihina at maraming nagkakamali sa amin, Panginoon, kaming lahat, Panginoon. Patuloy na ingatan mo ang aming mga kapatiran, ang lahat ng mga matatanda, mga mag-asawa, ang mga magkakasintahan, ang mga kabataan, ang mga nag-aaral, ang mga bata, ang mga sanggol, Panginoon. Ikaw po ang mag-protect sa aming lahat laban sa gawa ng kaaway. At kung ano man po ang pinaplano ng Diablo para sirain ang aming iglesia o ang aming mga relationship or whatever, Panginoon, ikaw po ang siyang pumutol nito, Panginoon, sa mga gawain ng kaaway. Sapagkat ikaw ang nagmamay-ari ng Christ to the World Christian Church, Panginoon. Continue to bless us, our families, our loved ones, Panginoon, anuman yung aming mga ginagawa sa mga mag-aaral na naghahanda para sa mga susunod na pasukan. I-provide mo rin ang kanilang mga pangangailangan, pinansyal, ang mga nagtatrabaho, ingatan mo sa kanilang paglabas-pasok, sa kanilang tahanan, sa office, ang mga may business, ang mga may tindahan, ang lahat ng may kabuhayan, Panginoon, ang mga lingkod mo, Panginoon, ang mga leaders, ang lahat ng mga gumagawa sa pananambahan, Panginoon, tulungan mo pong lahat ng ito, Panginoon, at bigyan niyo po ng karunungan na magampanan namin lahat ang aming mga ginagawa ng buong puso at may kagalakan sa aming mga puso. Marami pong salamat. Ikaw po ang aming itinataas sa lahat ng ito, O Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tunay nga na masarap sa pakiramdam ang manalangin ng magkakasama. Patuloy pa rin po tayong panalanginan sa mga nagnais po na may panalangin. Kayo, kung meron po kayong mga gustong idulog sa Panginoon through prayer, pwede niyo po akong i-message or pwede niyo pong i-text kung kanino man or para po ma-share din natin sa iba kung ano po yung mga nais ninyong ipanalangin natin ng magkakasama kahit nasa bahay lang tayong lahat. Muli, salamat po sa pakikibahagi sa ating online, sa weekly online devotion and prayer time. Marami pong salamat. God bless you all.